May mga bagay o pangyayari na minsan ay napakahirap ipaliwanag na ultimo ang mga siyentipiko ay hirap sa patuklas sa mga pangyayari na sadyang kakaiba. Ngunit alam mo ba na may mga bagay at pangyayari na sadyang nakakamangha? Dahil sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang limang bagay at pangyayari na nakakamangha at posibleng ngayon mo palang ito makikita. Kaya, simulan na natin! Number 5. Dulo ng ulan. Ang Pilipinas ay isang tropical country, kaya naman normal sa atin ang umuulan palagi. Pero naranasan mo na ba na sa lugar nyo ay umuulan pero sa lugar ng malapit mong kaibigan ay hindi? Siguradong ilan sa atin ay naranasan na ito, lalo tuwing ambon pa lamang ang ulan. Ngunit wala pa siguro sa atin nakaranas na makakita ng dulo ng isang malakas na ulan. Ito ang naranasan ng isang video uploader na kung saan sa kanyang video ay makikita ang malakas na ulan sa kabilang dulo at kalmadong panahon sa kanyang side. Nagmistulang ginugitan ang kalsada ng tubig na nakamangha dahil ito ang marka ng dulo ng isang ulan. Ganun din ang nangyari sa isang video pa na kung saan ang ulan ng yelo sa kabilang side. Siguradong makamangha ka kapag nakita mo ito. Number 4. Electric Truck. Ang mga electric vehicles ay ang ating kinabukasan. Ito ay gumagamit ng energy na hindi nakakapinsala ng ating kapaligiran. Ito rin ay common na sa Pilipinas dahil sa sobrang dami na ng mga electric bikes and motors. Meron na rin mga kotse na electric, may sports car pa nga. Ngunit nakakita ka na ba ng isang truck na electric powered? Malamang hindi pa dahil alam naman natin na kung gaano kalaki at kabigat ang mga truck. Pero ibahin mo ang bansang Germany. Ang Germany ay isa sa mga bansa na gumagawa ng tinatawag nilang electric highway na kung saan may mga overhead cables na nagiging power supply ng mga electric truck. Ang bansang ito ay nakapagkanap na ng real-life test ng kanilang e-highway gamit ang electric diesel hybrid na truck. Masasabi mo na ito ang magiging future natin dahil napaka-eco-friendly ng ganitong power source at nakakamangha din dahil naisip nila na gamitin ito sa malalaking sasakyan gaya ng truck. Number 3. Zero Gravity Pit Stop. Ang pit stop ay isa sa pinaka-tense at pinaka-exciting feature ng isang Grand Prix na kung saan ang mga Formula 1 na sasakyan ay hihinto para mapalitan ng gulong at iba pang kailangang maintenance nito para isang mahabang karera. Napaka-crucial moment ito sa Grand Prix at kung minsan pa nga, ito ang nagiging dahilan ng pagkapanalo o pagkatalo ng isang racer sa Grand Prix. Kaya naman ang bawat segundo nito ay importante. Ang team ni Aston Martin ng Red Bull ang masasabi natin na pinakamagaling sa pit stop at sila ang may hawak ng record nang matapos nila ang pit stop sa loob lamang ng 1.82 seconds. Nakakamangha, di ba? Dahil napalitan nila agad ang gulong ng kotse. Kaya naman naisipan nilang gawin ang zero gravity pit stop na kung saan sila ay nag-insayipan ng isang linggo para lamang magawa ito. Kaya naman ang kinalabasan ay napakastig ng zero gravity pit stop na ito. Number 2. Barbero na gumagamit ng apoy. Kung iyong isipin na hindi maganda na i-combine ang apoy at ang buhok dahil alam naman natin kung gaano kabilis masunog ang buhok natin. Pero pinatunayan ng Milan hairdresser na si Franco Pompieri na pwedeng gamitin ang apoy sa paggupit ng buhok. Napaka-distinct ng kanyang paggupit ng buhok ng kanyang mga customers gamit ang suklay at apoy ay sisilaban niya ang buhok ng customer para ito ay masunog at maputol. Si Franco ang may-ari ng isa sa pinakamatandang barbershop sa Milan na tinatawag na Antica Barberia. Number 1. Roadless Town. Dito sa Pilipinas ang mga syudad ay maraming kalsada. Ang mga tao ay gumagamit ng sasakyan. Ang iba naman ay sumasakay ng jeep para mamalengke. Kaya naman siguradong magugulat ka dahil may isang syudad sa Holland na walang kalsada. Ito ay ang syudad na Gitorn. Ang syudad na Gitorn sa Holland ay sobrang kakaiba dahil ito ay literal na walang kalsada. Ang mga bahay dito ay napakalibutan ng tubig. Kaya naman ang mga residente ng syudad na ito ay gumagamit ng bangka para sa kanilang pagbiyahe. Ito ay dahil noong taong 1230 ay nadiskubre ng mga tao dito sa maliit na syudad na ito ang mga mayamang mineral deposit
sa paligid ng kanilang mga bahay, kaya naman limakaya nila ang paligid ng mga trench na kung saan sa katagalan ng panahon ay